Hello guys, magdidilig ako na gagamit ako ng lactic acid sa aking mga tanim na ubas. Tuturo ko sa inyo pagkano kung paano ang paggawa ng lactic acid. Maganda rin ito sa mga namumungang pungang kahoy, gulay, ubas, strawberry. Yan ay didilig ko ngayon, lactic acid. At saka magpuprune ako ng ubas, pruning. Mamaya po. Mag-ano lang muna tayo. Good morning pala. Good morning sa lahat. Sa mga nanonood ng aking vlog. Good morning. Pagdala natin ng tubig, guys. Marami akong nilagay na lactic acid. Yung ibang gamit nito, 3 kutsara lang sa 1 litro. Ay, wala naman. Hindi naman tumasama kahit mapasobra eh. Kasi hindi katulad na synthetic na pag sumobra, masama sa halaman ito. Dito masama kahit madami kayong ilagay na lactic acid. Kasi marami pa ako doon ginawa sa bahay, kaya gusto ko maubos na siya para panibagong gawa na uli. Pero ang ano nito, measurement talaga, 3 kutsara, is pwede nyong ispray, tapos pwede rin yung idilig, 3 kutsara sa 1 litro ng lactic acid. Yan po. Pero ako, palibasa, hindi naman ako nagamit ng mga synthetic. Nadagdagan ko ang aking organic na pataba. Cups.
Bakit tumagas? Magus na. Ang bunga dito. So, dito na guys. Bunga niya guys. Agay! Aroy! Malalaki na guys ang mga bunga niya. Malalaki na po. Ngayon naman, mag-prune tayo. Nakatago yung ibang bunga. Iwasan natin ang sanga.
sobrang ano ng mga sanga. Nga rin pala doon sa sulok na yun. Kanin natin itong may sakit, guys. Putulin natin. Tigas, ha? Ayan. Kasi na natin itong may sakit. Ayan, may sakit yan, eh. Dapat matanggal itong ganitong may mga sakit. Ayan. May hayop yan. Sa imitan. Sobrang dami sangam. Bawas-bawasan na natin, guys, ng daming sanga.
tambal. Dapat naalis ang isa. Hindi ko pa agad nakita. Isang yun. Tigas. Yan, malinis na po. Tugululul. Kailangan talaga siya pinupruning para siya bumunga. Pag hindi nyo pinupruning yan, matatagalan niyang bumunga. Maka next year, may bunga na to eh. Yan, malinis na po. Ininis ko na siya. Aduh eh. Si dragon pa. Mas malusog naman ang aking mga ubas, guys. Malusog. Hindi nga lang lahat na munga. Kasi matagal daw talaga to siya. Mamunga, depende pala to sa lugar. Sa La Union, mabilis siya. Pero dito, pero bumubunga, may nakapagpabunga na rin dito sa ano eh. Sa tiyaga, baka po sa tiyaga, pag-aalaga talaga, bubunga rin. Malusog naman siya eh. Oh, ang gaganda niya. Kaya lang, bata pa siguro, kaya
Hindi pa sila bumubunga. Bata pa po ito. Pero maganda na ang mga sanga niya eh. Si cardinal ko. Si Katao ba? Marami ng bunga. Si cardinal kasi yung meron pa pala doon, nakatago. Maraming bunga. Hindi ko nakikita lang. Nasa sulok-sulok. Si Katao ba? May maganda na akong sanga dito, mag-ano po ako nito sa katawba. Kaya ano ko siya para matibay kasi ang katawa ni katawba. Mabalis pa itong bumunga. Oh, maganda naman po eh. Mga bagong pinironin ko yan ang nakaraang buwan eh. Lalong gumanda, yumabong ang mga dahon. Ito nga lang si Cardinal lang hindi bumunga. Baka next pruning na, bumunga na siya. Inibigyan ko na siya ng lactic acid. Maganda rin yung lactic acid eh. Hindi ko siya nabigyan ng nakaraang kasi kamakailan ako ng gawa ng lactic acid. Hindi ko na kaya, maipakita sa inyo sa vlog. Kasi wala pa ako ng vlog nung gumawa ako ng lactic acid. Hayaan ninyo isang araw pag gumawa ako, nakabili ako ng ingredients kailangan. Iba-vlog ko kung paano magawa ng lactic acid. Pwede rin naman idilig nyo dito sa ubas kung may ubas kayo gusto nyo magtanim. Halimbawa may gata, may bata kayong pinadedede. May mga napapanis na gatas. Anuhan lang nyo ng kaunting tubig yung kanilang gatas na tira. Samahan nyo ng tubig na hindi naman yung direktang galing sa gripo, yung mga pinatining na ninyo, na stock na tubig. Anuhan nyo ng tubig yung tira nilang gatas. Idilig nyo dito sa ubas. Maganda ho yun. Mampabunga rin yun. Maselang kasi ang ubas, ang hirap pabungahin eh. Pero bumubunga na talaga ito dito sa Metro Manila. Kasi maganda naman ang klima natin dito sa Metro Manila. Mainit. Ang gusto ditong ubas, mainit talaga. Hindi katulad sa ibang lugar na. Pero nakakapagpabunga din yata dyan sa malalamig na. Meron daw narinig ako sa, doon sa amin sa Cavite. Nakapagpabunga na rin sila ng red cardinal eh. Hindi ko lang matandaan kung sa banda sa Cavite. Depende rin po siguro yan sa pag-aalaga. Ako kasi ang hirap din ang sitwasyon ko nasa bubong. Ito kasi naisip ko maganda kasi mainit. Gusto niyang init. Pero ayun, si kataba ko naman may bunga na eh. Pero si red cardinal, yan namang kataba ko, isang taon na yung mahigit. Ito si red cardinal, bago lang yan. 8 buwan pa lang yan ng i-pruning ko. Bata pa. Pero sabi kasi nung nagbenta sa akin, 8 buwan daw, bubunga na. Eh, nag-try akong i-pruning. Hindi naman siya bumunga. Baka next, bubunga na siya. O, sige. Sige, guys. Salamat. Salamat sa panonood ng vlog ko. Thank you. Bye-bye. Si papaya ko nakakatuwa. Ayun po. Dami niya parang bunga. Kapraso lang ang tinapnang ko niyan. Pero awa tulong ng Diyos, ang dami niyang bunga. Nakapag-harvest na ako diyan ng ilang pirasong napahinog ko. Hindi ko kasi kinukuha ang ilaw kasi ang mahal-mahal dito sa Maynila ng hinog na papaya. Ayan eh, pag nahinog ay ang tamis. Kaya sabi na ako, atsarahin. Ay, ayaw ko. Sabi ko, bilhin ka na lang ng atsarahin. At hayaan mo yung aking papayang mahinog. Kasi masarap yan pag nahinog. Gusto ko yan ang hinog. Kung hindi nilipad na namang hayop sa babo ng mga ubas ko. Guys, ayaw ko nakikita. Nakikita sa makapeste na naman ito. Sisirain na naman ang dahon. Oh, kailangan ko na naman mag-spray ng organic na pampatay sa peste. Hindi ko alam kung kaibigan yung mga
anong iyan, kasi meron din naman ano na mga insekto na kaibigan ng halaman natin. Pero meron marami, peste talaga sa halaman. Sige, bye-bye na. Thank you sa panonood ng vlog ni Lola. Salamat. Bye-bye.